Yo! What's up, mga kayokabs? Magandang gabi po muli sa inyong lahat. At syempre, narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po muli dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simula ito ating video ito, mga bayang karis, make sure dapat nakalike na po tayo at nakasubscribe. Pakishare na rin po ito ating video. Siyempre, pakihit na rin yung notification bell or bell icon para po maging updated po kayo sa mga susunod ko pa po upload na video. At yung gabi, mga bayang karis, ay meron lamang tayo maikling video para po sa mga kabayong dapat nating abangan tong linggo na to. I hope sana iba rito madihado, pero iba rito may mga posibilidad na rin mayamado or makahabol pa sa ating No Bearing No Race. Ito malapit na matapos kasi hanggang April 7 lang ating No Bearing Race. And congratulations po pala sa lahat ng mga nagsitama po ngayong araw ng linggo. Bagamat medyo semi-amado yung karera, medyo naging balance lang. Congratulations po sa mga tumama. Kino-congrats ko rin ha, yung dalawang bro ko na nanalo sa palaro po ni Boss Edong Jokno, si Master M or Richard Sibilla, Richard Paor at Budoy. Congrats sa inyo. Sayang, 1 points lang tayo. Medyo kinapos tayo ng laban, talaga medyo malakas talaga naging laban natin, pero hopefully next time po makachamba na po ako sa palaro kung sakasakali masasali po muli ako. Kaya muli, maraming salamat din po kay Boss Edong Jokno sa pagsali po sa kanilang palaro, at sana po next time makasali ulit tayo. At yun, mga bayang karalisa, siyempre hindi ko na rin po papatagan agad yung ating mga kabayan dapat abangan. Puntahan na rin natin agad dyan matapos labang yung ating maikling intro. Kaya let's go, mga kayo. At gaya nga po nang nabanggit ko kayo na sa ating intro, mga bayang karalis, ay meron tayong mga iilang kabayo rito na dapat nating abangan. Yung iba rito pwede po madihado o pwede na rin po bumenta or mayamad sa takbo, kasi iba rito medyo bistado na yung takbo. Yung iba naman nagpagpag lang ng kalawang galing sa pahinga, next time maaari na rin talagang bumenta. Pero bago ko po simulan yan, ang ating pong racing schedule this week is March 26, 27, Tuesday, Wednesday. Pahinga po tayo ng Thursday, Friday kasi pagunita sa ating mahal na araw. Balik po natin is Saturday and Sunday po, March 31 and 30. Meron po tayo dyan stakes race, yung Classic Cup. Tsaka alam ko meron ding maiden stakes race, mga bayang karisa, na I hope sana po makachamba po tayo ngayong araw ng Martes at Miyerkules para may pambaon tayo sa bakasyon na darating po na Huwebes at Biyernes. Kaya ito, mga bayang karalista, simulan ko na rin agad yan yung mga kabayong dapat abangan. Kaya kung may hawak kang ballpen at papel dyan sigurado ko ilista muna to at baka makakuha tayo ng yummy dividends sa mga kabayong babanggitin ko na ito. Kaya ito, let's go na, mga bayang karalista. Sunny Nature, ito, maganda din ako ito sa 3-year-old maiden last time. Talagang magagaling lang yung mga nakakalaban niya. Tingin ko siguro kung maiiwan sila sa grupo ng mga nakalaban niya doon, maaaring bumenta or maaaring madihado ng konti, mga bayang karisa. Pero maganda tinakbo nito. Tercera to doon sa kayarang napanalunan ng kabayong si Golden Opportunity. Ito pong kabayong si Sunny Nature. May angkin tulin dito kabayo ito, mga bayang karista. Lipat na tayo dito kay Laparoscopy sa rating Miss 5 Placers, non-placers pala. Ito kabayo ito, mga bayang karista. Tingin ko anytime pwede na rin kalabitin ito. Meron na itong kabayo na ito. Kumukuha lang ng tamang tempo to. Tsaka medyo tingin ko kahit ayun na rin yung grupo makakachamba na, lalo na pag medyo humaba ng distansya, kasi alam po natatapat sila lagi 1200. Last run ito pang apat to doon sa karera nila Laginding. Ito pong kabayong si Laparoscopy. Lipat na po tayo sa galing sa pahinga. Medyo magalit na ako last time, Moon River. Natarasera po ito doon sa karera nila Save My Savings. Tingin ko medyo kinulang lang si kabayo, galing kasi sa mahabang pahinga. Second time around, sana madihado pa, mga bayang karista, itong kabayong si Moon River. Ito isa pa, mga bayang karisa, na maaari nyo isali lalo pag medyo bumaba ng grupo, Eyes on Sunrise, na medyo maganda tinakbo dumating ng pang-apat doon po sa karera nila Compassion. Medyo malakas yung laban na yun, napang-apat siya, marami sa tinal sa datingan doon. Sigurado ako next time pag dumapunto na medyo mas mababa ng konti yung laban, lalo na't makakaporma to sa unan, ito yung ko malaki ang chance nitong makadihado or makayami dividends itong kabayong si Eyes on Sunrise.
Lipat muli tayo dito sa maiden race. Ito naman si Ginger Cat. Ito medyo nakita ko din takbo. Derimati siya. Medyo talaga may kakunatan lang sa rimate. Pero natasera pa siya nung last time sa karera. Na napanalunan ni Graceful Gift. Tingin ko medyo bata pa si Kabayo. Second time around. Tingin ko pag tumakbo ulit to eh. Makakachamba na tong kabayo na to. Wag lang matatapat ng 1200. Baka mamaya medyo may sinistadya. Pero kung 1400 baka tingin ko makaraos na. Ito pong kabayong si Ginger Cat. Eto naman po isa pa, medyo mataas sa grupo, Gamer Winner, na medyo remate na tinatakbo ngayon. Last time, maganda tinakbo, natarsera sa kanila ng La Chocolate Thunder. Tingin ko medyo kumukuha lang din ng Chepo, pero pagkakatanda ko, nasegunda rin to last race, mga bayang kanalista eh. I hope sana madihado din to this week, pero tingin ko baka bumenta rin to mga third or fourth choice or fifth choice. Medyo dihado na rin yon. Tingin ko meron na to, kumukuha lang din ng tamang Chepo, tsaka medyo nag-matured na itong kabayong si Gamer Winner. Lipat tayo muli sa galing sa pahinga. Natingin ko nagpagpag lang ng kalawang last time itong kabayong si Fortissimo. Ito medyo sinubukan lang ito last time. Galing kasi sa mahabang pahinga. Dumating po itong panglima. Doon naman po sa karerang napanalunan nung nag-uumento ngayong si Hakim. Abangan nyo na rin yan. Mataas ang grupo niya kabayo na yan. Tumasali po ng stake race yan. Batingin ko baka isali yan sa mga susunod na stake race itong kabayong si Fortissimo. Eto, maganda abangan sa 1200 dahil na mababang grupo. Pag nakaporma sa unahan to, sigurado ko tagay ang aabutin nito. One for the road, na dumating pong pampito last time sa kaya ng La Cristiano. Siya'y nagdala ng marcha ron. Medyo maraming nga lang talagang humabot sa kanya. Medyo nabasag yung pacing niya, tsaka medyo mahaba yung distansya. Pero kung matatapat ng 1200 at ganun ulit yung tatakbuhin nito, tingin ko makakadihado to ng pass your paper. Itong kabayo na to na si One for the road. Eto pa isa, nag-aabang lang din ng tempo. Medyo hindi naman ginalawan to kahapon. Rapis Point na last time, natarsera last race sa karera nila Real Equity. Itong kabayan na to, kung natatandaan nyo, last year mga bayang karesa, nanalo po to ng dihado sa lahat. Sakay po to ni Jan Anthony Guse. May potential tong kabayo, medyo galing sa pahinga. Tingin ko, medyo kumukuha lang ng tamang tempo or medyo mababang grupo. Anytime, pwede rin po makadihado, lalo na rin pag nakaporma din to sa unahan. Ito pong kabayong si Rapis Point. Ito din, ito magandang abangan to sa maiden eh. Lalo na pag medyo walang ganong matulin sa unahan. Itong kabayong si Sneaky Eyes, narerenda tuloy. Na dumating pong pang-anim naman. Doon po sa kanilang napanalunan ni Super Majority. Medyo mahaba yung binandera nito last time. 1200 ang distansya. Pag natapat, medyo maikse. Walang ganong matulin. Makakaporma sa unahan. Tapos puro makukunat o dilamati yung kalaban. Nako, tingin ko makakayami dividends. So madalas ang maiden pa naman po, erase one or insert na ating pick one. Baka kakachamba agad tayo ng yami or dihado. Pag nito nakachamba to, kabayan po na si Sneaky Eyes. Lipat naman tayo to. Sinubukan na karan. Pampremera ko to, mga bayang karalisa. Noble Promise na natarsera naman last time kina El Mundo. Tingin ko medyo nasa tamang grupo na to. Tsaka tingin ko medyo nagamaya na ni Jomer Storky yung kabayo. Konting buenas lang. Tingin ko makakachamba to. Tumugod na to last time. Medyo malayo lang. O naging mabilis yung naging pacing ng karera. Tarsera nga po to dumating doon sa karerang napanalunan po ni El Mundo. Lipat naman po tayo sa magandang tinakbo kahapon na segunda heavyweight. Segunda po to kay Player Andre. Tingin ko kung sakaling medyo nakaporma po to ng mga dalawang kwarto sa unan. Tingin ko pass your paper sila. Medyo maganda na tinakbo ng kabayo na to. Tingin ko medyo nasa tamang grupo na rin. Anytime din pwede pong makadihado or manalo. Pero baka next time po bumienta na rin to kasi medyo nabis to yung takbo niya kahapon. Ito pong kabayong si heavyweight. Eto isa, muntik na makalong shot kanina. Yung numero 7 tip ko na si Rain and Thunder. Tarsera to kayo na kinamuni money man. Kaya tingin ko meron na talaga pagpalt ng hinito na medyo matibay-tibay. Berjomel Galieta or Christian Advincula, mga bayang karesa. Kasi kanina medyo bata pa yung sakay si A.R. Ramos. Pero kung ibibigay ito sa medyo veteranong magaling sa unahan, and ako po, 1200 ng distansya, makakachamba po ng dihado to. Kaya wag po kayo mawawala sa susunod yan. Meron na po yan. Rain and Thunder. Pangalawa sa ating huli to, yung nakanina yung nasigunta dahil inquiry si Prince Arman. Nakakala ko makakatapos, kala ko okampo po yun, double, kasi kanina medyo siya nagdala ng marcha ron. Segunda to kanina kay Cristiano by inquiry, na inquiry po si I Love Matiron, alam ko mga bayang karista eh. Maganda rin yung tinakbo nito, pag medyo bumaba pa ng laban, tingin ko pwede rin makachamba, pero may posibilidad na rin pong bumenta or mayamado kasi sa tinakbo po kanina, at ako pwede sa baba pa ang grupo kasi kanina pong ginupuan niya, medyo malalakas din talaga yon. Rating base 5 po yon, pero kumbaga sa rating base 5 po is A po yon kasi meron po silang B, yung non-placers, at yung placers po, at yung C po, yung non-placers. Kaya tingin ko, pag medyo bumabato ng B or C, tingin ko, pwede makachamba to. Kahit medyo marami silang tatakbo, lalo lang mahaba na yung hininga tinatakbo nito. Kaya dapat din na rin pong abangan to, as si Prince Arman.
At last but not the least, bagitong nagkambyo hinete, mga bayang karista, itin ko makakachamba na, pero medyo tingin ko magkakaroon na rin ng self-confidence to si ED G. Guerra, kasi nakatikim na siya ng panalo kanina kay Cristiano. Itong kabayo na si Arrogante, kanina, dumating itong pang-apat sa karera nila, California King. Last time, maganda na rin tinakbo nito. Napasalida lang na maayos, tsaka medyo marami lang matutulin sa unahan. Kanina, ganun din naman. Dumating din ito ng pang-apat, kaya tingin ko, eh, next time or next week, pag nakachamba to, eh, baka dihato to ng yummy dividends kahit si ADG Gera kasi nakatikim na nga po ng panalo. Alam niyo naman po ang mga apprentice natin, pag nakatikim talaga ng panalo, minsan nagkakaroon na po sila ng self-confidence. Gaya nga po nung si JR Galeada, di ba, na naririnig po natin minsan na talagang hindi nakakapagpanalo. Pero ngayon po, madalas nakakapagpanalo na po siya. Minsan po mga dihado pa. Ganun din po siyempre mga upcoming nating apprentice gaya po ni ADG Gera at saka po ni AR Ramos. I hope na pag nabigyan po sila ng panalo talaga eh, magkakaroon at lalakas sa kanilang self-confidence. Kaya yan po, huwag niyo rin pong kakalimutan niya na yung kabayong yan si Arrogante. At yun po mga bayang kalerista at ang ating mga Ayokops, eh sana po nailista nyo o natandaan nyo po yung aking mga nabanggit na kabayo na dapat nating abangang pwedeng madihado o pwede rin pong mayamado sa susunod na linggo na to na tarating. Sana po eh, yung iba dyan nakalain na po. Siyempre magbigyan din tayo ng yummy dividends mga bayang kalorista kasi alam ko po marami dito sa mga Ayokops sa atin na nanonood sa ating YouTube channel na mga diadista. Kagaya ko po, ako po diadista kaya pa nagyamado po ang kalera talagang knockout ako, talagang minsan ko talaga eh olats talaga. Pero mga bayang kalista, minsan naman po pa nagdihado, nakakahagip naman po kasi hindi naman po ko gano'ng nalanaya talaga ng malaki. Kumbaga eh, libang-libang lang po ako, 20, 30, tsaka madalas ko pong tayan, pick 5 or DD1 lang, trifecta kasi yun lang talaga yung medyo, pag nasabitan lang ng dihado, eh medyo malaki po talaga yung dividendo. Kaya I hope na makadihado tayo this week bago magmahal na araw mga bayang kalerista. Kaya maraming salamat po sa sandaling oras ng pagtambay dito sa ating YouTube channel. Sana po natandaan nyo at nalista yung aking mga kabayong nabanggit. At bago po ako matapos sa ating video, eh shout out lang po muna ako at nagpapasalamat lang po ako sa always present dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Shout out nga pala kay Jericho Namba, kay Roger Santiago, kay Lindsay Aubrey Valerio, kay Sir Manuel Tandes, kay Sir Edgardo Ramos, shout out po sa iyo. Ganun din kay JB Palaya, kay bro Later John Carter, maraming salamat sa iyo. God bless sa pinadala mo kahapon para kay Taguro yun. May pagkain na naman sila Taguro. Maraming salamat sa iyo. At yun, medyo makakatipid ako ng konti kasi nileles ko talaga yung pagkain nila. I hope lagi silang may pagkain para kahit medyo kapusin ako eh, hindi sila magugutom pare-pare kasi sobrang dami nitong mga alaga ko eh. 15 po ito kasi may bagong panganak na 5 maliliit dito. Kaya shoutout sa'yo bro, Linter John Carter, God bless. Ganon din po, sinashoutout ko rin si Sir Jun Sanko. Maraming salamat din po sa pagsuporta palagi at pagtaya sa aking ending. God bless po sa inyo. Shoutout din kay Lowell Tobias ng Tondo, Manila. Sinagreet ko din po na shoutout yung kanyang kaibigan na si Sir Caloy. Shoutout po sa inyo. Siyempre ito, nagbabalik. Sir Marlord Resurrection, shoutout po sa inyo. Ganon din kay Wilfredo Aguilar, kay Sir Manuel Totoy Garcia, kay Sir Ruchi Ladiana, shoutout po sa iyo. Ganun din kayo po kay Boss Rene. Shoutout po sa mga bayang kayo sa nanonood din po sa oras na ito. Shoutout po sa inyo at pag may gusto po kayo pabate, comment po kayo dito kasi para paggawa ko po ng video para po sa ating Tuesday Racing, maihabol ko po yung greetings and shoutout. Alay magbe-birthday po bago po matapos tong buwan ng Marso. At yun po mga bayang kalerista at ang ating mga Kayo Cubs, hanggang dito na lamang po tayo muli at magkita ko na lang sa susunod ko pong upload na video para po sa ating konting silip at giya para po ngayong araw ng Martes. Ito po ang inyong lingkod, Master Lekim, na always po nagsasabi sa inyo at nagpapaalala na ang karera po ay dapat po libangan lamang, lalito talagang tsambahan lang at talagang tapat-tapat lang. Minsan swerte, minsan malas, pero pag nagbigyan tayo siyempre ng nasa itaas, huwag po natin kakalimutang magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa. Kaysa sibling, pamamaraan lamang. Ika nga, share your blessings po. Maraming salamat po muli sa sandaling oras mga bayang kalorista. Muli, stay safe everyone po. God bless mga bayang kalorista. Lalo-lalo na sa mga solid natin ditong mga ka-yo-cabs.